Good morning, everyone. Magandang umaga po. Welcome to Quezon City Church today also. Welcome po sa Quezon City Church. More than people, wow, there is no more empty seat. Higit sa ngayon ay wala na po yung maraming bakanting upuan. Anyway, before we start, let's pray. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. When we were born, we were miserable sinners before you, enough go to hell, but for you love us so much, and you sent Jesus Christ 2,000 years ago, and through Jesus Christ, the crucified on the cross, and through his precious blood, we were saved, we became your Son of God. Noong kami po ay ipinanganak, kami po ay mga miserableng makasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig po ninyo ay isinugo niyo po si Jesu Kristo at sa pamamagitan po ng kanyang mahalagang dugo na dumanak doon sa krus, kami po ay naligtas. And we gather here to listen your love and your lessons. So please help us to understand well your love and lessons through the sermon and so that they able to live as good Christian. Kami po ay nagkatipon ngayon upang pag-aralan po ang iyong salita. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyong salita upang sa gayon ay maipamuhay po namin ang iyong salita na bilang isang mabuting Kristiyano. Oh Lord, if there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service, please encourage them and help them from devil temptation or from any difficulties so that they are able to join the Sunday service next time. Kaya po Panginoon, kung mayroon pong mga brothers and sisters na wala po ngayon, pakiusap, tulungan niyo po sila at gabayan mula po sa panunukso ng Diablo upang sa susunod po ay makasama po namin sila sa susunod. We rely on God everything and we pray in the name of the Jesus Christ. Lahat po ng ito ay ipinagkakatiwala po lamang po namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Open the Bible. Buksan po natin ang Biblia. Jonah chapter 4 verse 1. Sa Jonas po, chapter 4 verse 1. Jonas, chapter 4, verse 1, page 1,368 po sa Lumang Tipan. Jonas, chapter 4, verse 1. Jonah, chapter 4, verse 1. When you short the passage, so brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Actually, we know very well about Jonah, who was trapped in the belly of the fish. Sa totoo lang po, alam po natin ng patungkol po dito kay Jonas na trap po doon sa kulungan ng mga sa isda. Isn't it? We know very well the Jonah who was trapped in the belly of the fish. We know very well about Jonah. Alam po natin ito na si Jonas yung na trap doon po sa isda. But we don't know much Jonah who angered with God. Subalit complained to God.
Subalit hindi po natin lubos na nalalaman na si Jonas na siya po ay nagalit at nagreklamo sa Diyos. So today, we are going to think about Jonah who complained and anger with God and we are going to think about the result of his anger. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin ang patungkol kay Jonas nang siya ay nagalit at nagreklamo sa Diyos at yung naging resulta ng kanyang pagkagalit. So today's topic is Jonah's anger. Kaya ang topic po natin ngayon ay ang galit ni Jonas. Before we are going to think about Jonah, do you know the person in the Old Testament who the most pleased God? Bago po natin pag-aralan patungkol po kay Jonas, kilala niyo po ba yung isang tao sa lumang tipan na nalugod, na nabigyang lugod yung Diyos? I told you many times. Who? Sinabi ko na po ito sa inyo. Sino po? Who is the one who the most pleased God? Sino po ito yung nagbigay lugod sa Diyos? In Old Testament. Enoch? Yeah, David also. But the most pleased God. Enoch? Yes, Enoch, I think so. Enoch. Sa tingin ko po. Actually, God loved King David also. But God also so much loved the Enoch. Also. Ang Diyos po ay minamahal niya po si David. Subalit, mas higit na minamahal ng Diyos si Enoch. Do you want to meet him, your love, every day, every time? Ninanais niyo po bang makita ang inyong love? Minamahal, araw-araw? Opo. Opo. So, Hebrews chapter 11, ito pong mark here, Hebrews chapter 11 verse 5. Sa Hebreo po, chapter 11, lagyan po natin ng tanda itong Jonas. Hebreo chapter 11 verse 5. Hebrews chapter 11 verse 5. By faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God has taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. And he did not see God. At hindi niya po nakita yung Diyos. Why God took away before he died? Yung Diyos ay kinuha po siya. He took him before he died. Kinuha po siya bago po siya mamatay. Why? God loved him so much. That's why he could not wait for him until he died. Kaya po kinuha po siya dahil yung Diyos ay nalugod sa kanya, kaya hindi na po nakapagantay yung Diyos na siya ay mamatay. Can you understand? Nauunawaan niyo po? Yeah. Likewise, Enoch, he is the representative person who pleased God. Siya po, si Enoch po, siya po yung representative na nalugod yung Diyos. So, what is a life pleasing to God? Ano ba yung buhay na like nakakalugod Eno sa Diyos? Like Enoch. What is the pleasing to God? Kagaya nung kay Enoch, ano yung buhay na nakakalugod sa Diyos? Actually, the Psalm chapter 116 verse 12. We already know that, isn't it? What shall I render to the Lord? His all benefit? Sorry, I forgot suddenly. 주께서 내게 주신 모든을 무엇으로 보답할 거? Like that.
Pagaya po nito sa may awit, chapter 116, verse 12, sinasabi po rito, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Isn't it? Hindi po ba? Likewise, those who born again, truly born again Christian, they have a mind to please God. Gaya po nito, yung mga tunay na naipanganak na muli, sila po ay may puso na bigyang lugod yung Diyos. That's why we have to know to please God. What is the life pleasing to God? Kaya kailangan po natin na malaman ano yung buhay na nakakalugod sa Diyos. We are able to know through life of Enoch. Maari natin itong malaman sa pamamagitan ng buhay ni Enoch. So, let's go to the passage Genesis chapter 5, verse 24. Tignan po natin sa may Genesis chapter 5, verse 24. Genesis chapter 5, verse 24. Why Enoch was taken away before he died? Bakit po kinuha si Enoch bago siya makaranas ng kamatayan? We can know if we read the Genesis 5 verse 24. Malalaman. Let's read together. 3, 2, 1. Lumakad si Enoch nakasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. So Enoch worked with him because of the reason. Only that reason. Only one reason. Enoch worked with God. Only that reason. That's why he was not for God took him. Isa lang po yung dahilan. Yung dahilan po ay si Enoch na lumakad nakasama yung Diyos. Kaya yung Diyos ay kinuha siya. According to the Bible, Enoch, he was the man who pleased God. That's why he took him. The reason Enoch worked, only one new one is very simple. Enoch worked with God. Isa lang po yung dahilan na yung si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos, kaya siya ay dinalang paitaas ng Diyos. So Enoch's life was not long expressed in the Bible. Ang buhay po ni Enoch ay hindi masyadong nabigyang pansin dito po sa may Biblia. Enoch's life only one sentence. Ang buhay po ni Enoch ay recorded. Isang talata lang po dito sa Biblia. So, but here is how to please God through the one sentence. Subalit sa pamamagitan nito ay naipakita kung paano mabigyan lugod yung Diyos. What is the way? Ano yung paraan? Work with God. Ay lumakad kasama yung Diyos. That's why to please God is to work with God. Upang mabigyan lugod yung Diyos ay lumakad kasama yung Diyos. It's very important way to please God. Ito po ay mahalagang paraan. Although you are not perfect, although you don't have any great talent, it's okay. If you're able to work with God day by day, you can please God day by day. Bagaman kayo po ay mahina at wala po kayong talento, subalit, sa pamamagitan po ng paglakad kasama yung Diyos, ay mabibigyan po nating lugod yung Diyos. So since you were saved, God just wants you to work with God. Only one. Magsimula po na kayo ay naligtas, yung Diyos po ay ninanais niya na kayo ay lumakad kasama yung Diyos. Can you do that? Na, magagawa niyo po ba ito? Very simple. Napakasimple po. To work with God is to work with the same direction. To work with God means to have a same direction, same mind. Upang lumakad kasama yung Diyos ay kailangan magkaroon ng iisang paraan at isang pag-iisip. To work with God means to work with God with the same mind or same direction. Upang lumakad kasama yung Diyos ay kailangan magkaroon ng iisang to have the same mind with God. That's what we have to know God's concerned. Upang lumakad na kasama yung Diyos ay kinakailangan nating malaman kung ano yung nais ng Diyos. What is the greatest God's concern? What is? Ano yung nakilang nais ng Diyos? Evangelist. Ay yung evangelist. God said, evangelist. It is precious for the soul to be saved than to get the whole world, the Bible says. Sinabi po ng Diyos na
Higit na mahalaga yung isang kaluluwa na maligtas kaysa dito sa buong mundo. So if we read the John chapter 6 verse 40, John chapter 6 verse 40, Bible says, "It is the will of the Him who sent me that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life." Kaya kung babasahin po natin sa May 1 chapter 40 na kung sino man na nagsugo sa akin at nakakita sa kanya at naniniwala ay siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This is the will of God. Ito po yung nais ng Diyos. And also, if we read Matthew chapter 18 verse 14. If we read Matthew chapter 18 verse 14. Ganun din po kung babasahin po natin sa May Mateo chapter 18. Also, the passage Bible says, "Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish." Sinasabi po dito, "Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak." So little ones should perish means go to hell. That's why it's not God's will. Yung mga maliliit po, sila po yung mga mapupunta sa impyerno. Ito po yung hindi kalooban ng Diyos. Because of damnation, God sent Jesus Christ 2,000 years ago, and that is the will of God and purpose of coming of Jesus Christ in this world. Dahil po dito, isinugo ng Diyos si Jesus Christ upang iligtas sila, para sila po ay maligtas. This way, if you have the same mind like Jesus, God, we have to live for the Lord. For the Lord means evangelism. Kaya kung kayo po ay mayroong kaparehas na kaisipan kagaya ng sa Diyos, kaya nais po natin na magligtas. That's why our purpose of our life is also to save lost souls. Kaya po ang layunin ng ating buhay ay magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Anyway, the will of God and our will coincide, it is called working with God. Yung layunin po natin at yung layunin ng Diyos ay magkaparehas po. That's why it must be the real purpose of our life so that the people surround us will be saved as God desire all men to be saved. Ang layunin po ng ating buhay ay maligtas yung mga tao na nasa paligid natin na kagaya ng ninanais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Likewise, Enoch, only he, when we lead his life, only one sentence. He worked with God with the same mind and same direction, same purpose. Kagaya po nito ng kay Enoch sa isang talata na sinasabi na si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos ng may iisang layunin at iisang pag-iisip. So all brothers and sisters, please don't forget, even though you are not perfect, you are not perfect, you are not good Christian inside of God, it's okay. Kaya mga brothers and sisters, huwag po natin kalimutan na bagaman hindi tayo perfecto, Although you don't want to commit sin, but if you cannot stop sometime commit sin, it's okay. Why? If you can't work with God, you can please God continuously. Then God will forgive you. Bagaman kayo ninanais ninyo na hindi na makagawa ng kasalanan, pero nakakagawa pa rin kayo ng kasalanan, ayos lang po ito. Subalit kapag pero kapag lumalakad tayo na kasama yung Diyos, tayo ay mabibigyan lugod natin yung Diyos at tayo patatawarin ng Diyos. But Jonah is different. Subalit si Jonas ay iba po. So today we are going to think about Jonah. Kaya ngayon po ay pag-aaralan po natin yung patungkol kay Jonas. So there was a person who did not agree with God's will. That person is Jonah. May isang tao po na hindi sumasang-ayon sa Diyos. Ang tao pong ito ay si Jonas. Jonah complained to God and Jonah angered with God. Si Jonas po, siya po ay nagreklamo sa Diyos at siya po ay nagalit. Actually, the incident of Jonah is the history that occurred after the era of David and Solomon. Sa totoo lang po, yung kwento po na ito ng kay Jonas ay naisulat po ito pagkatapos nung kay David at nung kay Solomon. Jonah's story is the history occurred
after the era of David and Solomon, after Solomon and David and Solomon, and happened that story. Naisulat po ito nung pagkatapos po ng era ni David at ni Solomon. Actually, Jonah is the son of Amate. Si Jonas, his father's name is Amate. Si Jonas po ay anak po ni Amate. And he was the man who knew very well about God. Jonah, he knows very well about God. At yung tao po na ito ay alam niya po ng higit yung patungkol sa Diyos. And the meaning of the Jonah's name of the meaning of names Jonah's name is, do you know, the birth name of birth, dove. At yung kahulugan po ng pangalan ni Jonah, yung talata pong ito dove. Ay yung, alam niyo po ba, yung kalapati. The meaning of his name is dove, yung kalapati. His beautiful name. Dove are so simple that they follow what you feed them, and they easily get caught in a trap. Yung mga kalapati po ay simple lang yung ginagawa nila, ay sinusunod nila yung mga nagpapakain sa kanila, kaya sila po ay mabilis na nabibitag. So this is similar to Jonah, who disobeyed God's commanded and then ran away in the opposite side direction. Ito po ay kaparehas lang din po ng kay Jonas na sumuway sa Diyos at lumayo at lumakad ng magkaibang direksyon. And also the key passage of Jonah is John chapter 4 verse 10 at 11. At yung key verse po dito sa Jonah ay yung sa Jonas chapter 4 John Jonas. Hold the passage of Jonah. The key verse of Jonah is John chapter 4, verse 10 hanggang 11. This is the main verse. Sa Jonas po, Book of Jonah. Jonas chapter 4, verse 10 to 11. Ito po yung key ng Jonah sa pangalan ni Jonas. Jonah po. Jonah chapter 4 verse 10 verse 11 is the main verse, key verse of Book of Jonah. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa alaman na hindi mo pinagpaguran o pinagtubuman. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa niebe? Sa malaking lunsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop. So, God is a merciful Father like that. Ang Diyos po ay mahabaging Ama. As we know very well, 1 Timothy chapter 2 verse 4, God desire all men to be saved. All men. Not only you, including your enemy also, God, all men to be saved, because God is mercy. Gaya po ng nalalaman natin sa 2 Timoteo chapter 2 verse 4 na ang Diyos ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Lahat po ng tao, hindi lamang po ikaw. Do you know the reason why Jonah angered with God? Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit si Jonas ay nagalit sa Diyos? Actually, Jonah, he hated his enemy. Nunue person. Sa totoo lang po si Jonas ay kinagagalitan niya po yung kanyang mga kaaway. Can you understand? Naunawaan niyo po. Jonah hate his enemy Nunue person. But even his enemy Nunue person also people also God desire to be saved even his enemy also. Si Jonas ay kinagagalitan niya po yung mga kaaway niya, subalit yung Diyos ay ninanais niya na lahat ng tao ay maligtas, maging yung kaaway ni Jonas. So, brothers and sisters, let's see chapter 3. Brothers and sisters, tignan po natin sa chapter 3, verse 10. Because of that reason, Jonah angered with God. Dahil po sa dahilang ito, yung si Jonas ay nagalit sa Diyos.
Jonah chapter 3 verse 10, brothers and sisters, let's read together. 3:2:1 Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila, at hindi niya iyon ginawa. Because of that reason, Jonah chapter 4 verse 1, let's see his attitude. Dahil po sa dahilang ito, tingnan po natin sa may Jonas chapter 4 verse 1. Verse 1. Ito po yung naging saloobin ni Jonas. Because of that reason, chapter 3 verse 9 hanggang 10, that's why verse chapter 4 verse 1. Brothers and sisters, let's read together. 3:2:1 Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya ay nagalit. Yeah. You know, the reason why did Jonah complain and get angry with God? Alam niyo po kung bakit nagalit si Jonas sa Diyos? Because God saved his enemy. Dahil iniligtas ng Diyos yung kanyang mga kaaway. And also, Jonah chapter 4 verse 6 hanggang 8 also. At ganoon din po sa may Jonas chapter 4 verse 6. 6 hanggang 8. 6 hanggang 8 po. He complained to God. Siya po ay nagreklamo sa Diyos. Jonah chapter 4 verse 6 hanggang 8. Brothers and sisters, also let's read together. 3:2:1 At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang talagayan. Sa gayon, tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. Ngunit, kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos na isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. Verse 8, Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng maliit na hanging silangan at sinikata ng araw ang ulo ni Jonas, kaya't siya'y nahilo at hiniling ng buong kaluluwa niya na siya'y mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Yeah, God prepared the plane because at that time the sunshine is very strong, very hot. Opo, yung Diyos po ay naghanda ng isang halaman dahil sa panahon po na iyon, yung sinag ng araw ay napakainit. So Jonah, verse 6, Jonah was very grateful for the plants that time. Yung sa verse 6 po, si Jonas ay naging mapagpasalamat dahil sa halaman. But next day, God prepared the wound and then it so damaged the plants that it withered. Subalit ng sumunod na araw, yung Diyos ay naghanda ng isang uod upang sirain yung halaman. That's why verse 8, and like verse 8, Jonah, he complained to God that he wants to die. Kaya nga po sa may verse 8, si Jonas po ay nagreklamo sa Diyos at ninais niya na siya ay mamatay. Verse 9, brothers and sisters, that's why God said to the Jonah who complained to God and wants to die because of strong shine. Kaya nga po dito sa verse na ito, sinabi ni Jonas na gusto na niyang mamatay dahil sa sikat ng araw ay napakainit. Verse 9, let's read together God's answer to Jonah. 3:2:1 Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba ang ginawa mo na ang magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Why you angry with me? Why you complain with me? To me, that time, important is, when God explained to Jonah, that time Jonah, important is, problem is, his answer to God. Verse 10. Sinabi ng Diyos, bakit ka nagre-reklamo sa akin? Bakit ka nagagalit sa akin? Ang problema po si Jonas ay yung naging reaction niya. Verse 9, his answer is problem. Yung naging sagot ni Jonas ay yung naging problema. Here, let's see one more time. Basahin po natin ulit sa verse 9. When God said to Jonah, that time he said, Jonah said to answer to God, it is right for me to be angry even to that. He answered to God. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba na ginawa mo magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. So Jonah complained and angry with God. Kaya si Jonas ay nagalit at nagreklamo sa Diyos. Ito po yung problema.
And last verse, verse 10 at yung huling hanggang 11. Verse po sa may verse 10 hanggang 11. Let's read together one more time. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa niebe na malaking lunsod sa iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroon ding maraming hayop? How bad is he? Gaano po ba kasama ito si Jonas? Brother, sister, did you find something really some strange? Did you find something strange? Feel strange? Mga kapatid, may napansin po ba kayo na parang kakaiba? After God answered to Jonah, no more, there is no the, how to say, conclusion, result. Stop the story suddenly. Pagkatapos po na magalit ni Jonah sa Diyos, na wala na pong naging kasunod, na hinto na po yung kwento. Can you understand? Naunawaan niyo po? Now, there is no more the conclusion of Jonah's story. Wala na pong, no result. Wala na pong kasunod yung istorya dito sa Jonas. Jonah, there is no more story in the book of Jonah. After God answered to Jonah, the story ended without any ending, the result and conclusion. Wala na pong naging kasunod na talata pagkatapos na magalit ni Jonas sa Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po? Why? Bakit? God give up to work with Jonah. God didn't want to work with God, with Jonah, no more. Ang Diyos po ay sumuko na lumakad kasama si Jonas. Yung Diyos po ay hindi niya nais na lumakad kasama si Jonas. Okay, you go. It's up to you. Okay, sige, bahala ka. I will work with you. Hindi na ako gagawa na kasama ka. Because Jonah's thought and God's will were not the same. Not same. Subalit, dahil yung pag-iisip ni Jonah at yung pag-iisip ng Diyos ay hindi magkapareha. Can you understand? Naunawaan po ninyo? God also, how God continued to work with Jonah when he have a different idea and then he have a different opinion. How God continued to work with him together? Paano makakapagpatuloy na gumawa yung Diyos kasama si Jonas kung si Jonas ay mayroong ibang pag-iisip or... Can you catch my point? Naunawaan niyo po? So since that time, Jonah, when he angered to God, with God, and Jonah, when he complained to God, that time, God and Jonah separated. Nang oras po na ito, nung si Jonas ay nagalit sa Diyos, ay nahinto na po yung kanilang relasyon. You understand? Naunawaan po ninyo? That's why the story of the book of Jonah was stopped from him, from there, since there. Kaya po yung istorya patungkol dito kay Jonas ay nahinto pagkatapos po nito. So God no longer worked with him and the rest of his life had nothing to do with God, even if he was God's prophet. Ang Diyos po ay hindi na po nagpatuloy na gumawa kasama si Jonas, bagaman si Jonas ay isang propeta. Do you understand? Naunawaan po ninyo? So in order to walk with God together, in order to company with God together, we have to keep the same mind with God. Upang makalakad na kasama yung Diyos, kinakailangan po natin na magkaroon ng magkaparehas na pag-iisip kagaya sa Diyos. There are two persons. For example, halimbawa po, mayroon dalawang tao. How to say? Rocky? Deb? Tight? And after married, husband and wife also, they have to work together, the same direction, isn't it? But if he wants to this way, but if she wants to go, if she wants to go this direction, how can work together? Ito can pong, you understand? Ito pong dalawa ay mag-asawa na sila po ay naging isa. Subalit kung yung
lalaki ay gustong gumawa ng magkaiba sa asawa niya, paano sila magkakasundo? Actually, God desire all men to be saved. God wants to save even his enemy. But Jonah, he angry with God because God saved his enemy. Sa totoo lang po, yung Diyos ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Iniligtas ng Diyos yung kaaway ni Jonas, kaya si Jonas ay nagalit sa Diyos. Since that time, God stopped to make a story of Jonah. Nang oras po na iyon, ay hinihinto na ng Diyos yung kwento patungkol dito kay Jonas. After you were saved also, God wants to make your good story with God. Magmula po na kayo na naligtas, yung Diyos po ay ninanais niya rin po na kayo ay magkaroon ng magandang kwento kasama yung Diyos. Like Jonah also, God wants to work with you. Kagaya ng with kay the Jonas, same direction. Kagaya ng kay Jonas, ninanais ng Diyos na gumawa kasama kayo ng may isang paraan. But honestly, sincerely ask your question yourself in your heart. If we have a different mind, not same the God's desire, how can you work with God? How can please God? Kaya tanungin po natin yung God? Tanungin niyo po yung inyong sarili na kung mayroon po kayong parehas na pag-iisip sa Diyos. That's why although you were saved, although you want to please God, but if you work different the way, one day, even though you are sitting here, but one day you able to become one who disappeared, left the church. Bagaman ninanais niyo po na mabigyang lugod yung Diyos, subalit kung meron po kayong ibang kaisipan, bagaman kayo ngayon ay nandyan po kayo, subalit paglipas ng panahon, ay kayo po ay mawawala. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Even Jonah was the God's prophet, but God stopped it to work with God. Kahit na si Jonas ay isang propeta ng Diyos, subalit sa kanyang ginawa ay inihinto ng Diyos yung kanyang paggawa kasama si Jonas. Don't forget it. Huwag niyo po itong kaligtaan. Isaiah chapter 29 verse 13. Sa Isaiah po chapter 29 verse 30. Verse 13. Isaiah chapter 29, verse 13. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na nanututunan sa pamamagitan ng pagsasaulo. How about you? Paano naman kayo? Although you mention every day, I love God who saved me, but if you love the worldly things, honestly, you cannot work with God, you cannot please with God. Your story of with God will be stopped. Bagaman, sinasabi nyo araw-araw na minamahal nyo yung Diyos, subalit kung ninanais nyo yung mga makamundong bagay, yung kwento sa inyo ng Diyos ay agad na maihinto. So, 2 Timothy chapter 4 also. 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo po. I will introduce one of a person. His name is Tema. Ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Verse 10. I will introduce you one person. His name is Tema. Ipapakilala ko po sa inyo yung isang tao. Pangalan po niya ay Demas. Verse 10, 2 Timothy chapter 4. Brothers, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Yeah. Tema, he loves the worldly things. That's why he separate. He have been separate from the God. Si Demas po ay ninanais niya yung mga makamundong bagay, kaya siya po ay lumayo sa Diyos. Actually, Bible says,
For if we live, we live to the Lord. And if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, because we are the Lord's. Totoo lang po, sinasabi sa Biblia na kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Na kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. So don't try to become perfect. Don't try to do the perfect. Actually, even though we are not perfect, it's okay. Important is more than become perfect. More important is work together with God. Kaya wag po ninyong naisin na maging perfecto, gumawa ng perfecto. In order to please God, we have to keep mind. Don't forget to work with God. Upang mabigyang lugod yung Diyos, kinakailangan nating lumakad or gumawa kasama yung Diyos. So, Romans chapter 12, verse 1. Sa may Roma, chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Sa Roma po, chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So we have to present our bodies a living sacrifice. Kinakailangan po natin na ialay ang ating sarili bilang buhay na isang handog na buhay. In order to please God, how can we sacrifice our bodies as a living holy sacrifice? Upang mabigyang lugod yung Diyos, papaano natin maialay yung ating sarili bilang isang buhay na handog? To offer our bodies as a living holy sacrifice means to obey to God's commandment and follow silently. Ang ibig sabihin po ng ialay ang ating sarili bilang handog na buhay ay sumunod at gumawa ng kasama yung Diyos. So to offer our bodies as a living holy sacrifice means, it means not to present my only thought and then insistence, but to obey God's will and then follow the idea of the church. Ibig sabihin po ng handog na buhay ay hindi lamang po yung sa kaisipan, kundi yung pagsunod. So, according to the Bible, you present your body as a living sacrifice. It means, in order to present your body as a living sacrifice, you have to throw your own desire and your wish and your passion. Sinasabi po rito na inyong ialay ang inyong katawan bilang handog na buhay ay yung ibig sabihin po nito na inyong itapon ang inyong sariling kaisipan. So in order to please God, in order to work together, we have to throw our everything. Upang makalakad na kasama yung Diyos, kinakailangan nating itapon ang lahat ng ating bagay-bagay. Galatians chapter 4 verse 24. Sa Galatia po, chapter 4 verse 24. Galatians chapter 5 verse 24. Galatia chapter 5 verse 24 po pala. Galatia chapter 5 verse 24. Galatians chapter 5, verse 24. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1.
at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ng masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. So, and those who are Christ have crucified the flesh with it passion and desire. At ipinako sa krus sa mga nakay Kristo Jesus na ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Crucified with flesh with it passion and desire. What is mean? Ano po yung ibig sabihin nito? In order to follow Jesus Christ, if it is Jesus Christ, God, in order to follow Jesus Christ, we love the Jesus Christ, we have to throw our own idea. Upang lumakad na kasama yung Diyos, kinakailangan nating itapon yung ating pansariling kaisipan. Our own ideas, we have to throw. And second, our the passion, we have to throw. Our desire also, we have to throw. Ating passion, yung ating layunin, kailangan nating itapon. If we still have remained our own desire, our own thinking, own idea, and then our hope, our worldly things, we cannot follow, obey, we cannot work with God continuously. Kung hindi po natin itatapon yung ating pansariling kaisipan, yung mga bagay-bagay dito sa mundo, ay hindi tayo makakalakad nakasama yung Diyos. So when Jesus Christ called the disciple, He asked to the 12 disciples, if you want to follow me, you left everything and follow me. Everything means such kind of things. Sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad bago niya ito tinawag na kung sino man sa inyo ang nagnanais na sumunod sa akin ay itapon niya ang lahat ng bagay-bagay. Do you understand? Naunawaan po ninyo? Let's go back to Jonah chapter 4 again. Balikan po natin ulit sa may Jonas chapter 4. Jonah chapter 4 verse 1. Jonas chapter 4 verse 1. First time, he angry with God. He become angry with God, to God. Because he didn't understand God's will of God. Ito po yung unang pagkakataon na nagalit si Jonas sa Diyos sapagkat hindi alam ni Jonas ang paraan ng Diyos. That's why verse 4, chapter 4 verse 1, but it displeased Jonah instinctively. Kaya sinabi sa verse 4, verse 1, ngunit iyon ay pinagdamdam ng labis ni Jonas at siya instinctively, and that he became angry to God. That's why God explained to Jonah about God's willing mind. Kaya nang oras po na ito ay sinabi ng Diyos yung dahilan patungkol po sa pag-iisip ng Diyos. So why are you angry with me? That's why verse 9, brother, sister, let's read together one more time, verse 9. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba ang ginawa mo na magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. It means, please understand me. Please, I want you to know my will, my heart, my love. God said to the Jonah. Sinabi ng Diyos kay Jonas na, pakiusap, intindihin mo ako, unawain mo yung aking. Instead of Jonah answered to God, I'm sorry God, I didn't know you, your heart. Sorry, please understand me and forgive me. Instead of answer to God, he said, it is right for me to be angry, even to death, like he against God. Imbis na si Jonas ay humingi ng tawad sa Diyos, ay sinabi niya sa verse 9 na mabuti ang ginawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. That time, God decided to stop relationship. Kaya nang oras po na yun, nagdesisyon yung Diyos na putulin. It's very important. Ito po yung because of tenison, no more. There is no more the story of the Jonah. Conclusion and any result. Dahil po sa dahilang ito, ay wala na pong naging karugtong yung salita. Nahinto na po. Stop. Brothers, sisters, remember, God will not reject you. Tandaan po natin mga brothers and sisters, yung Diyos ay hindi po kayo
i-reject. But when God found out, figure out your heart, you have another mind, you love another worldly things more than God, God will, you will cut relationship with God. Subalit, kapag nakita po ng Diyos ang inyong puso na mas iniibig niyo po yung mga makasanlibotang bagay higit sa Diyos, sa oras po na iyon, ay ihihinto ng Diyos yung kanyang relasyon sa inyo. Can you catch my point? Naunawaan niyo po? God will not cut off your life relationship with God. You will stop relationship with God. Maihinto po yung relasyon ninyo sa Diyos. Even though God desire to attend the church and abide in Him continuously, but those have another different mind, they stop the Christian life and they left the church. Bagaman dinanais ng Diyos na kayo ay manatili, subalit kung mayroong isang minamahal niya yung mga makamundong bagay, sa oras po na iyon ay magpapasimula na siyang umalis sa church. Because of that reason, among us, there are some brother, there are some sister who left the church. Dahil po sa dahilan iyon, may mga brothers and sisters na umaalis sa church. Isn't it? Hindi po ba? Why? Bakit? Because of my parents' problem, because of something problem, because of something problem. Dahil sa problema ng aking pamilya, dahil sa ibang mga problema. Problem is, he left the church. Ang problema, umalis siya sa church. He or she stopped it, the relationship with God no more. Nahinto po yung relasyon niya sa Diyos. And he, she ran away from the church. At lumayo po siya sa church. You can be like a Jonah also. Kayo rin po ay maaaring maging si Jonas. If you have a different mind. Kung mayroon po kayong ibang kaisipan. Remember, God loved so much Enoch. Why? Until the end, she only worked with God. Means she only keep mind the same direction, same mind with God. Tandaan niyo po ito na minamahal ng Diyos si Enoch dahil si Enoch ay lumakad ng hanggang sa dulo ng may isang pag-iisip. That's why, because then unfortunately, even now also, some brother, some sister, they left the church. Kaya po dahil dito, yung ibang mga brothers and sisters ay lumalayo sila sa church. Because of worldly things. Dahil sa mga makamundong bagay. Because of the partner. Dahil sa mga kapareha. Because of money. Dahil sa pera. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Inside of God, what is your heart, mind? Sa harapan ng Diyos, ano yung puso ninyo? I don't want all of you to be like the Jonah. Ayoko na lahat kayo na maging kagaya kay Jonas. Okay? From now on, every Sunday, it is possible I will preach, I'm going to teach you not earlier born again brethren. For the new saved brethren, I will teach you regarding the beginning of Christian life. Simula po ngayon ay hindi ko lamang po ituturo yung patungkol sa mga sermon, patungkol sa mga matagal na naligtas, kundi maging sa mga bagong naligtas, yung patungkol sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. So 1 hour I will teach you about the gospel lessons, and the other left time 30 minutes I will teach you for especially new saved brethren regarding the basic of Christian life. Sa loob po ng isang oras ay ituturo ko po yung patungkol sa sermon at sa natitirang 30 minutes ay patungkol po doon sa mga bilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Like a pure milk of word, pure milk for baby like that. Gaya ng mga malinis na spiritual na gatas. So today I'm going to teach you to the new born again brothers sisters about the word of God. Simula ngayon ay ituturo ko po sa mga bagong naligtas yung patungkol yung sa salita ng Diyos. Remaining 20 minutes, I am going to teach you about the word of God. Sa mga natitirang oras ay ituturo ko po yung salita ng Diyos sa mga bagong naligtas. Okay. 1 Peter chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Not only new born again brothers sister, but also earlier born again brothers sisters also they needed
continuously to learn about the basic. Hindi lamang po sa mga bagong naligtas, ganun din po sa mga matatagal na, kailangan po natin na malaman yung basic. 1 Peter chapter 1 verse 23 hanggang 25. Unang Pedro chapter 1 verse 23 hanggang 25. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nanatatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita na ipinangaral sa inyo. Let's think, why do we need the Word of God continuously after salvation, get salvation? Pag-isipan po natin na kung bakit kinakailangan natin ng patuloy yung salita ng Diyos pagkatapos natin na maligtas. Like verse 25. Kagaya nung sa verse 25. Now this is the word which by the gospel was preached to you. That's why through the word of God, because the reason we got salvation through the word of God. That's why after get salvation, we continuously we need the word of God. Ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo, ibig sabihin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay tayo ay naligtas. And also, why we have to need the Word of God continuously? Santiago chapter 1 verse 18. At ganoon din po, bakit kinakailangan natin ng patuloy yung salita ng Diyos? Tignan po natin sa may Santiago chapter 1. Santiago chapter 1 verse 18. Santiago chapter 1 verse 18. Santiago chapter 1 verse 18 or so, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga na kanyang nilalang. Here, He brought us forth by the word of truth. That's why we got salvation, the word of truth, by the word of truth. That's why our Christian life also, we need the word of truth, word of God. Tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, kaya tayo po ay naligtas. Without word of truth, without word of God, we able to not grow up our faith. Kung wala po yung salita ng katotohanan, yung salita ng Diyos, hindi po tayo maaari na lumago. So why do we have to need it, the word of God? 1 Peter chapter 2 verse 2. Kaya ninanais natin na pag-aralan yung salita ng Diyos. Sinasabi po sa may unang Pedro chapter 2 verse 2. First Peter chapter 2 verse 2. New born again brothers and sisters and all brothers and sisters also, let's read together. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. You may grow thereby as a newborn baby desire the pure milk of the word. That's why it's like the newborn baby. When we feel hungry spiritually, we have to cry to the Lord. Give me the word of God. Give me the word of God. Kaya po, kagaya po ng mga sanggol, na kapag tayo ay nagugutom spiritually, ay umiiyak tayo sa Diyos na bigyan mo ako ng salita, bigyan mo ako ng salita. Actually, newborn baby, just he able to do only one thing, able to do only one thing, just crying. Sa totoo lang po, yung mga bagong silang na sanggol, ay isa lang pong yung kaya nilang gawin ay yung umiyak. Isn't it? Hindi po ba? What does it mean? Ano ibig sabihin po nito ng pag-iyak? I'm hungry. Nagugutom ako. Like a newborn baby, we have to read the Bible. Kagaya ng mga sanggol, kinakailangan nating basahin yung salita, yung Biblia. Through the word of God, our Christian life became the strong.
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung Christian life natin ay magiging malakas. You know, the Word of God gives us the spiritual strength. Alam niyo po ba na yung salita ay spiritual na kalakasan? Isn't it? Hindi po ba? Word of God gives us a spiritual strength. Yung Diyos po ay binibigyan niya tayo ng spiritual na kalakasan. Do you think so? Actually, we know very well what please God. Alam po natin na higit yung kung paano mabibigyan lugod yung Diyos. We know very well how to please God. We know very well. Halos nalalaman na po natin kung paano mabigyang lugod yung Diyos. To work with God is please God, isn't it? Lumakad na kasama yung Diyos, ito po yung na mabigyang lugod yung Diyos. Although we know very well how to please God, but why you cannot do? Bagaman alam natin na mabigyang lugod yung Diyos, subalit bakit hindi po natin ito nagagawa? Why you cannot do that? Bakit hindi po nagagawa? First reason, you cannot read the Bible of God. Unang dahilan ay hindi nyo binabasa yung Biblia. Even though you know very well how to do to please God, but you do not have power or will to do so. Bagaman alam po ninyo kung paano mabigyan lugod yung Diyos, subalit wala po kayong kakayahan na magawa po ito. Instead of eating the food, before we eating the food, we have to eat the Word of God first. Bago po tayo kumain, ay kinakailangan po natin munang kumain or magbasa ng Biblia. That's why Job chapter 23 verse 12, Bible says like that. Kaya nga po dito sa may Job chapter 23 verse 12. Page 770 po. Job chapter 23 verse 12. Brothers and sisters, let's we together. 3, 2, 1. Ako'y hindi umiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. I have treasured the word of his mouth more than my necessary food, more than, actually, our food also needed, but more than my necessary food, we have to read the Word of God first. Pinagyaman ko ang salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Kinakailangan po natin ang pagkain ng mundo, pero mas higit natin kinakailangan yung spiritual na pagkain. Brothers, sisters, when we pray to the Lord God, we pray to God. O Lord, protect me from the devil temptation. Isn't it? Mga brothers and sisters, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, sinasabi po natin, O Diyos, protektahan niyo po ako mula sa tukso ng Diablo. Do you know? When you read the Bible more and more, a lot, the Word of God protect you from sinning. Alam niyo po ba na kapag binasa niyo ng higit at higit pa yung salita ng Diyos, yung salita na ito ay magpoprotekta sa inyo mula sa kasalanan. There are two persons. Mayroon pong dalawang tao. All of them, they were saved person. Sila po ay unang naligtas na. But A person, brother, he reading the Bible day by day. Subalit si A ay binabasa niya yung Bible araw-araw. B person, born again Christian, they do not reading the Bible much. At si B naman po, ay hindi niya binabasa yung Biblia. But when devil tempted them, A person, brother, he able to overcome devil temptation because he have a power. Subalit nung dumating yung panunukso ng Diablo, si A ay napagtagumpayan niya yung panunuksong ito. Those who do not reading the Bible day by day, when they were tempted by Satan, he easily to fall down his Christian life. Doon po sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, kapag dumating po yung panunukso ng Diablo, ay madali silang manlulupaypay. That's why the Word of God protects you from sinning. Remember. Kaya nga po yung salita ng Diyos ay
Pinoprotektahan kayo sa paggawa ng kasalanan. Tandaan po niyo ito. Even though you know already how to do, but if you do not read in the Bible, if you meditate or if you listen to the word of God boldly, when you face the devil temptation, or you were tempted by devil, or you face difficult situation, very easily you can fall down like that, fail. Bagaman alam niyo po yung paraan na mabigyan ng kaluguran yung Diyos, subalit hindi kayo nagbabasa or inaalam, minimeditate yung salita ng Diyos, ay kayo po ay madaling manlulupaypay. So, Psalm chapter 190 verse 9, Bible says, sa may awit po, chapter 119, verse 9. Awit, chapter 119, verse 9. King David, he said like this. Sinabi po ni Haring David yung ganito. Let's read together. 3, 2, 1. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito, ayon sa iyong salita. Because of what? Dahil sa salita. And one more. Verse 133. At isa pa po sa verse 133. Same chapter, verse 133 also. Sa kaparehas po na chapter sa verse 133, let's read together. 3, 2, 1. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. So, brother and sister, even though you know very well how to do for to please God, but if you do not read the Bible, if you do not listen the word of God continuously, as soon as possible, devil, Satan will control your life with tempted. Mga brothers and sisters, bagaman alam po natin yung paraan kung paano mabigyan lugod yung Diyos, subalit kung hindi po natin binabasa yung Biblia, yung diablo ay madali tayong matutokso. But if we read the Bible and listen the word of God continuously, God and devil cannot control you. Subalit kung binabasa po natin at pinapakinggan yung salita ng Diyos, yung diablo po ay hindi niya tayo makokontrol. Actually, Psalm means was written by King David. Sa totoo lang po, ito pong mga awit ay isinulat po ito ni Haring David. King David, he can do himself everything, but through he big helper about sinning. That's why to become the strong spiritually, he every day read the Bible. Si Haring David po, lahat po ng bagay ay magagawa niya. Subalit para maiwasan yung pagkakasala, siya po ay araw-araw na nagbabasa ng Biblia. That's why word of God is very important. Kaya nga po yung salita ng Diyos ay napakahalaga. Is not accessory. Hindi po ito yung accessory. Hindi po ito yung parang palamuti lamang. Isn't it? Do not bring the book of Bible. You have to read the Bible. Huwag nyo lamang po itong dalin. Basahin po ninyo. Jesus Christ also, when he were tested by God, he mentioned about the word of God. Si Jesus din po, nung siya ay tinukso ng Diablo, ay binanggit niya yung mga salita ng Diyos. Okay, Matthew chapter 4, verse 1. Sa may Mateo chapter 4, verse 1. Matthew chapter 4, verse 1. Let's read together. 3, 2, 1.
Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng diablo. Jesus fasted for 40 days. So how, let's think, how hungry had he been? Let's think. Si Jesus po ay tinukso po siya sa 40 days. Kaya pag-isipan po natin kung... When he felt hungry, that time the devil tempted him. Nung siya po ay nakakaranas ng kagutuman, sa oras po na iyon, yung diablo ay pinasimulan siyang tuksohin. And test him. In Matthew chapter 4, verse 3. At sa Mateo, chapter 4, verse 3. Shall we read together? 3, 2, 1. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Now, you can make the bread by the with the stone. Because you are son of God. If you feel hungry, please make a bread. Devil said to him. Kung ikaw ay naguguto, maaari mong gawing tinapay ang batong ito. Ito po yung sinabi ng Diablo sa kanya. That time, don't forget, remember that Jesus Christ answered to the Satan. Nang oras po na ito, tandaan po natin na yung sinabi ni Jesus kay sa Diablo ay? Verse 4. Sa verse 4. Or so, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So more than the necessary food, we necessary more the word of God. Higit sa mga kinakailangan natin pagkain ay higit na kinakailangan natin yung salita ng Diyos. So the word of God make us more humble and strengthen and our strength, our faith, and then make us wiser. Yung salita po ng Diyos ay pinagpapakumbaba po tayo at pinapalakas at ginagawa tayong matalino. So from now on, let's think. We must think about the right method and then attitude before word of God. Ngayon po ay alamin po natin yung tamang paraan at attitude sa harapan ng Diyos. That's why after we got salvation, important is the word of God. Kaya pagkatapos natin na maligtas, ang mahalaga ay yung salita ng Diyos. Please, do not attend the church regularly. Not only attend the church, but also you have to start to reading the Word of God. Pakiusap, huwag lamang po kayong umatin sa church ng patuloy. Basahin nyo rin po yung Biblia. So, Bible says, Deuteronomy chapter 70, verse 19 hanggang 20. Kaya sinasabi po sa may Deuteronomy chapter 19, as like newborn baby, he eating the mother's milk, bodily. We also new born again brothers sisters, so they have to read the Bible bodily. Kinakailangan din po natin na basahin yung salita ng Diyos bilang para makapagpalakas. Brothers sisters, Deuteronomy chapter 70, verse 19 hanggang 20. Sa Deuteronomy chapter 17 verse 19 hanggang 20. Let's read together. 3, 2, 1. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya ay matutong matakot sa Panginoon ng Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at ng mga tuntuning ito. Upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag siyang tumalikod sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang mapahaba niya ang kanyang mga anak sa kanyang pag-ahari sa Israel. Kamsang isagapin tuko ilgaso. He shall be with him. Not only shall be with him, but also he shall read. And we can bring everyday word of God, Bible, and then read the Bible. Harap natin na madala yung salita ng Diyos at basahin ito ng araw-araw. Likewise, let me tell you, since you were saved, you have to purchase the Bible first by your own money. Gaya po nito, pagkatapos po natin na maligtas, tayo po ay bumili ng Biblia gamit yung ating sariling pera. If you receive the Bible from others, you will not think it is valuable things. Kung tayo po ay nakatanggap ng Biblia galing sa iba, iisipin po natin na ito ay hindi mahalaga. If you purchase the Bible with your valuable money,
you will consider your Bible is very valuable. Kung tayo ay nagkaroon ng Biblia gamit yung ating sariling pera, ay iisipin natin na yung Biblia ay mahalaga. Do you understand? Naunawaan po ninyo? In order to buy the my Bible, I cannot buy the Jollibee chicken twice time. Upang mabili ko lamang ang Bibliyang ito, ay hindi ako nakabili ng Jollibee ng dalawang ulit. Isn't it? That's why it is possible, hopefully, you buy your Bible yourself by your own money. Kaya sana po ay makabili po kayo ng Biblia gamit ang inyong sariling pera. And second, first time, even though you try to your best to read the Bible, you cannot understand totally. That's why first of all, you start to read the Bible, the book of John first. Kaya po, pagkatapos nyo ito mabili, ay hindi nyo agad nababasa. Kaya, basahin po natin yung sa pasimula, yung sa aklat ng Juan. If you read the Bible, book of John, twice time, you may understand more and more deeply and clearly about the true salvation. Kung babasahin po natin ng dalawang ulit yung aklat ni Juan, ay mauunawaan po natin ng higit yung patungkol sa ating kaligtasan. After you read the Bible twice time, book of John, and then you start New Testament from Matthew until Revelation. Pagkatapos po natin na mabasa ng dalawang ulit yung aklat ng Juan, ay dito po magpapasimula tayo na basahin yung sa Bagong Tipan, magsimula sa may Mateo hanggang sa Apokalipsis. After you done, finish read the Bible, the New Testament twice time from Matthew to Revelation, twice time, and then you start to read Genesis to Revelation. Pagkatapos po natin na mabasa yung Bagong Tipan ng dalawang ulit, pagtapos po nito ay magsimula tayo na magbasa sa may Genesis hanggang Apokalipsis. When during the reading the Bible, if you find something you cannot understand the meaning of the passage, don't try to find the until understand. Don't try to find. Mean skip. Kapag kayo difficult po ay difficult passages, skip. Kapag kayo po ay nagbabasa ng Biblia at kung mayroon po kayong hindi maintindihan, huwag po ninyong solusyonan ng sarili ninyong pag-iisip at huwag niyo pong i-skip. If you cannot understand the meaning of the passage, just skip. Okay? And then, 2 Peter, chapter 3, verse 16. Sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 16. Second Peter chapter 3 verse 16. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 16. Because then reason the Bible said, Second Peter chapter 3 verse 16. Let's read together. 3, 2, 1. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na may hirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Just do not find the result. Do not solve it immediately. Just skip. Kaya wag po kayong maghanap ng paraan, kundi i-skip lang po ninyo muna. Because a newborn baby cannot taste, how to say, candy. Very dangerous, candy. Sapagkat yung mga bagong panganak ay hindi nila kayang kagatin yung candy. So if you cannot understand some difficult passage, just like a sparrow, skip. Kung meron po kayong hindi maunawaan, i-skip nyo lang po muna. And then, second, important point, practice. At yung pangalawa, with practice. When you read the Bible, with practice. Basahin natin yung Biblia at i-practice po natin. Don't read the Bible without practice. Important is practice. With practice. Huwag po nating basahin lamang yung Biblia, kundi basahin at i-practice. Important. Santiago chapter 1 verse 22. Sa Santiago chapter 1 verse 22. Don't deceive God. If you do not practice but just reading the Bible, it make God deceive God. It's the same meaning, the deceive God. Huwag po ninyong dayain yung Diyos. Kapag binabasa po natin, ay
binabasa lang po natin ay ito po ay kaparehas lang ng dinadaya natin yung Diyos. James chapter 1 verse 22. Santiago chapter 1 verse 22. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Do not read the Bible only, but also try to practice. Huwag lamang po ninyong basahin yung Biblia, kundi basahin at ipractice. Practice. God wants abide in the church. Ang Diyos God wants all of you to abide in the church. Ang Diyos ay ninanais niya na lahat tayo ay manatili sa church. In a week, there are so many the program in the church, and there are so many fellowship in the church in a week, in a month. Sa isang buwan po, napakaraming mga activity, fellowship sa church. I will explain to you one more time. I-explain ko po sa inyo ng isa pang ulit. Some people, they know already the meaning of the 168, isn't it? Yung ibang mga kapatiran po, alam na po nila yung patungkol po dito sa 168. Do you know the meaning of 168? Yes. Hours. Opo, ito po yung oras. How many hours in a day? Ilang oras po sa isang araw? One day. Sa loob ng isang araw, ilang oras po? 20? 24. 4, isn't it? Times? In 1 week? Times sa isang linggo po? How many days? 7 days. Means? Ibig sabihin? Every week God is giving us every day, every week, 168 hours. Ibig sabihin po, yung Diyos sa loob ng isang linggo ay binibigyan tayo ng 168 na oras. Lest we think, it is not times, it is not money, pesos. Ipagpalagay po natin na ito ay hindi yung oras, kundi pera, pesos. If God give you every week, in a week, 168,000. If God give you every week, can you happy or not? Kung kayo po ay bibigyan ng Diyos ng 168,000 kada linggo, magiging masaya po ba kayo o hindi? No. Happy. You can buy everywhere what you want. Mabibili nyo yung mga gusto nyo ninyong bagay. Think. If when God give you every week 168,000 to you, and then that time God say to you, okay, I'll give you every week this money, but please give back AK, pesos. And then you use 160K you use for you, but AK you give back to me, to God. Kapag bibigyan, can you do that? Like kapag bibigyan po tayo ng Diyos ng 168,000 kada linggo, at sasabihin ng Diyos na kukunin niya, hihingiin niya yung 8,000 at matitira sa inyo yung 160. Magagawa niyo po bang ibigay? For you, this money, please give me. Use for God. Can you do that? Ito pong 160,000 ay para sa iyo at yung 8,000 ay para sa Diyos. Can you do that? Can you do that? Magagawa niyo po bang ibigay yung 8,000? Yes. Change it. Not money. A means the hours. Ibahin okay po natin, hindi ito pera, let's kundi think, oras. It is not money, times. Ito po, ibahin natin, in a week, oras. 8 hours. Sunday, sermon, how many hours? 2 hours. Sa isang linggo po, sa sermon, ilang oras po? Once in a month, the cell group fellowship. Fellowship, 2 hours. Sa loob ng isang buwan, mayroong fellowship, 2 oras. Isn't it? Hindi po ba? Wednesday sermon. So Wednesday sermon. 2 oras. Or anything else. Anyway, something more. 2 hours. Total, only 8 hours. Or sa mga iba pang gawain ay 2 oras. Ang total po, 8 oras.
use 160 hours for you. Use yourself for your. Gamitin mo yung 160 hours para sa'yo. 8 hours, can you spend time for me? Can you do that? Subalit yung 8 oras ay gagamitin mo para sa akin. Magagawa niyo po ba ito? Practice. I-practice po ninyo. Not only reading the Bible. Hindi lamang pagbabasa ng Biblia. Last verse. John chapter 14 verse 21. Huling talata po sa Juan chapter 14 verse 21. If you want to work with me like Enoch, if we want to please God like Enoch, if you love me so much more than others like Enoch, practice. Kung ninanais po ninyo na lumakad kasama kagaya ng kay Enoch, kung ninanais po ninyo na gumawa kagaya ng kay Enoch, kailangan nyo pong i-practice. John chapter 14 verse 20 on last verse, let's read together. 3, 2, 1. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang magmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya ay mamahalin ko at iahayag ko ang aking sarili sa kanya. If you love so much to God, practice. Kung minamahal nyo ng lubos yung Diyos, kailangan nyo po itong ipractice. Not only your mouth, through action, God we come to know. Hindi lamang po na sa pamamagitan ng bibig. But like Jonah, he against God, he complained to God. Huwag po yung he angry with him and he stopped it relationship with God. Huwag po tayong maging gaya nung kay Jonah na siya ay nagalit at nagreklamo sa Diyos at inihinto ng Diyos yung ugnayan nila sa kanila. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly Father God, who saved us, thank you for saving us from our sins. Ama namin na nasa langit, na sa amin ay nagligtas, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan. Although many reasons cannot attend the church, but please, but thank you for allowing us to attend the church today to learn your will and your love. Bagaman kami po ay may iba't ibang dahilan upang hindi makadalo ng church, subalit maraming salamat po dahil kami po ay pinapahintulutan nyo na makadalo sa church upang maunawaan ang iyong kalooban at iyong nais. Today we realize that in order to overcome devil temptation, in order to overcome any kind of difficulties, we need the word of God. Ngayon po ay nalaman po namin na upang mabigyan po namin na nang lugod ang Diyos ay kinakailangan namin na lumakad kasama yung Diyos. We come to know Jonah, even though he knows very well about God, but he against devil, he against us God, he complained God, he anger with God because he has another different idea. Nalalaman po namin na kagaya kay Jonas na bagaman alam po niya ang patungkol sa salita ng Diyos, subalit siya po ay nagreklamo at nagalit sa Diyos. Actually, we want to be as like Enoch, who were taken by God because he pleased the Enoch. Kaya kami po ay nagnanais na maging katulad ni Enos, ni Enoch, sapagkat ang Diyos ay nalugod kay Enoch. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ay aming dalangin. Amen. Amen.